So guys, dito tayo ngayon sa Divisoria. Galing akong Tutuban. May mga binili akong gamit pang vlog. Tapos ngayon, dito ako sa may Recto. So nagda-drive-drive lang tayo. And nakakatuwa na after 2 years mula nung nagsimula ako mag-vlog dito sa Divisoria, mula nung magsimula ang Manila serie, eh hanggang ngayon, eh maayos pa rin. Hindi na bumalik yung mga vendors sa gitna. Dati kung maalala nyo, bago si Mayor Isko, ay puro, hindi ka makakadaan dito. Puro mga vendors lahat. Halos isang lane lang yung nadadaanan ng mga jeep, ng mga kotse. Tapos puro tao, ang sikip. Ngayon po, tingnan nyo. Ayos pa rin. Ayos pa rin. So, anong pinakapunto? Ba't ko sinasabi ito? Alam nyo po kasi, ang daming mga batikos kay Isko, kaliwat kanan ngayon. Dati mga DDS lang ang tumitira kay Isko kasi natitreaten sila para kay Sara. Ngayon po, pati mga Marcos loyalists para kay Bongbong. Ngayon, pati yung mga opposition para kay Lenny. So lahat, tumitira kung ano-ano sinasabi kay Isko na ganito ka, ba't ganito, ba't si ganito, ganito. Ano mo, alam nyo po, sa totoo lang, hindi ka naman makakahanap ng perpektong kandidato. Wala naman pong ganun. Diba, kung may bias ka, kung talagang ang gusto mo, eh itong si Lenny, kung talagang gusto mo, eh si Bongbong, kung talagang gusto mo, eh si Sara, kahit anong gawin pa ni Isko Moreno, eh makakahanap at makakahanap ka ng butas. Diba? Pero sa akin lang, eh tingnan nyo kung ano yung mga nagawa, tingnan nyo kung ano yung mga natapos, tingnan nyo kung ano yung klaseng vision meron siya para sa bansa. Yung ginawa niya dito sa Maynila, gagawin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Diba? Eh sa akin walang perpektong kandidato. Maski dito sa Maynila, maraming lugar na minsan madumi, pero nililinis naman. Kaso may mga tao talagang magkakalat magdudumi. Meron pa ring lugar na yung mga tao eh hindi disiplinado, matitigas ang ulo, meron pa ring krimen. Diba? Yung Baseco ngayon pa lang naman nagsisimulang umayos yan eh. Pero syempre hindi naman kagad-agad malilinis lahat yan. Diba? Mandami pa rin lugar dito sa Parola, sa ano pa din. Meron pa rin, marami pa rin kailangang ayusin. Hindi, wala tayong kinukubli dito. Diba? Mahirap yung sitwasyon dito sa Maynila, hindi madali. Pero ang maganda, nakakaramdam ng direksyon. Pag yung mga taong taga dito, nakita nila na dati dito sa Divisoria, ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Tapos makikita mo ngayon ang laking improvement, diba? So nakikita mo may direksyon na tinatahak yung Maynila. Yun din yung kailangan ng Pilipinas, diba? Maganda naman yung mga proyektong nagawa ni Pangulong Duterte. O may maganda namang nagawa si Pinoy, si GMA. Lahat yan, may budget eh. May magagawa't magandang project. Pero sa akin, kailangan mag-move forward na tayo. Saan ba papunta yung bansa? Ano ba ang direksyon natin? Saan ba tayo dapat susunod na pupunta? Ano ba ang ating goal para sa ating sarili? Diba? Si Isko Moreno, hindi yan perfecto, magkakamali yan. Pero sa akin, mas gusto ko na yung politiko na nagpapakitang gilas. Mas gusto ko na yung politiko na hindi lang nagpapayaman, hindi lang gumagawa ng paraan para magstay sa kapangyarihan, kung hindi meron talagang gustong mangyari. O parang example dito sa Maynila, o ano bang gustong mangyari ni Isko? Gusto niya eventually lahat ng mga informal settlers, lahat ng mga squatter nakatira na sa condo, nakatira na sa base community. So may direksyon. May direksyon pagdating sa housing, yung mga eskwelahan, anong direksyon sa eskwelahan? O lahat ng eskwelahan dapat kasing ano na modernized na parang sa Singapore. O mga ospital, yun, ang direksyon natin yung bagong ospital ng Maynila. Kompleto ng doktor, kompleto ng gamot, kompleto ng mga ekwipo. So merong direksyon, meron tayong direksyon parate. Alam nyo, hindi perpekto ginagawa ni Isko. Napakahirap ng ginagawa dito sa Maynila dahil sa how many decades of neglect. Sa totoo lang, di ba? Kaya kung tutuusin, kung titingnan mo yung sa difficulty level, kung ikukumpera mo sa hinawakan ni Mayor Isko, example kay Mayor Sara, 'di ba? Ako hindi ako masyadong nagsasabi ng negative kay Sara. Pero sa akin lang nung hinawakan niya yung Davao, medyo maayos-ayos na. Maayos ay kaya nga nanalo si Pangulong Duterte, yun nga yung sino-showcase yung Davao eh. 'Di ba? So maayos-ayos na nung hinawakan niya. Etong si Isko nung hinawakan niya yung Maynila, 'di ba? Lugmok talaga, bagsak talaga. Sobrang dugyot. So ang ginawa, tinutukan niya talaga, inayos niya talaga. So ganun talaga, hindi pa rin, syempre marami pa rin mga
mga luma, mga old forces na gustong bumalik, gustong guluhin muli dahil kumikita sila. Pero at the end of the day, yung direction na tinataak eh, yung tao na makakalaban mo eh. Kasi tao, gusto na, nakita na nila yung pagbabago dito, di ba? Gusto na nila yung ganito, gusto na nila yung divisoria na nakakapagmane-maneho kung ganito, na hindi yung isang lane lang ang nadadaanan ko dito kasi puro mga paninda, puro mga tao na at mga nag-aalok ng kung ano-ano. So yun lang yung buong point ko dito sa Maynila habang nagda-drive tayo dito sa Recto. So unti-unti yan, it's a process, unti-unti, hindi talaga madali eh. Kasi dito sa Maynila, ang dami pa rin kailangan ayusin talagang dito sa Tondo eh. Pero yun nga, at least nakitaan na nila ng direksyon, diba? So naiintindihan ko naman kung iba yung kandidatong gusto mo, pero ganun talaga eh. Tingnan mo din kung ano yung inaalok ni Isko, tingnan mo din kung ano yung natatapos namin dito, tingnan mo din kung ano yung direksyon niya sa bansa. So yun lang naman yung hiling namin eh. Kapag tinignan mo na mas gusto mo pa rin yung kandidato mo for whatever reason, respetuhin namin yung gusto mo. Hindi kami yung tipo ng grupo na nangaaway kapag iba yung gusto nung kausap namin. So I always try to tell that to supporters ni Mayor Isko na huwag tayo mang-away. At the end of the day, ang goal namin is mapanalo yung kandidato namin. Siguro kayo, ang goal nyo, ganun din, mapanalo kung sino man talaga yung hiling mo, di ba? Hindi natin kailangan mag-away, di ba? Eh, politika lang yan eh. Importante, tutulungan tayo. Pinapasenso natin yung Pilipinas. Pinapasenso natin yung buhay ko, buhay nyo. Ako, okay na ako eh. Ito pag-YouTube ko, okay naman ako eh. Pero marami tayong kababayan na kailangan ng tulong. So, tulungan natin. So sinubukan ko lang din ganitong format habang nagmamaneho ako. Mayroon bumili ako ng holder dito. Kaya nakakatawa. So hopefully marami tayong vlogs na ganito. Namumuni-muni ako habang nagmamaneho. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagpa-vlog. Tomorrow is a new week. Parami po tayong gagawin. See you po sa next video. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.